sinabi na tayo sa ating follow-up. Maraming pinag-aralan noong isang linggo at previous weeks. Tingnan natin ngayon, gusto po ang resulta. Ano ang magagandang reports na makikita natin ngayon? So, para mag-follow-up, para mag-report tayo, gagawin natin kung ano ang ginawa natin last week. So, ang gagawin sa grupo, gaya ng last week, magpakilala muna. Noong isang linggo, nag-aaral tayo dito sa Tubang Naligaw. Naglista tayo ng 50 names. Ang ating ginawa, itong linggo na kalipas, nag-share tayo ng ating life testimony at nag-share tayo ng ating gospel, paiksi lang, sa top 5 sa ating name list. Ano po ang encouraging results na naranasan niyo nung nag-sharing kayo sa inyong mga tubang naligaw? Ano po ang encouraging results na nakita? Pwede po ba mag-sharing sa grupo for 3 minutes? Sige po. Kumusta ang resulta ng ating pinag-aralan noong isang linggo? So, nag-aaral tayo dun sa Tubang Naligaw, naglista natin 50 names. Ang assignment ay magbabahagi ng life testimony and gospel simply lang sa 5 people. Sino-sino pa ba sa inyo, ilan sa inyo, ay nag-share kayo at least with one. At least with one Tubang Naligaw. Itong linggo na kalipas. Your life testimony, gospel simply lang. Bilangin natin, Archie, para magbilang na kayo. Bilangin natin para makita kumusta ang resulta. Kumusta ang bunga. Okay? Kung nag-share kayo at least sa isang tupang naligaw, pwede ko ba itaas ang kamay? Kahit wala sa listahan. Okay, bibilangin natin. Taas pa. Hanggang sasabihin ko, ibaba. Bibilangin na. Mukhang halos lahat. Magaling! Napagagaling! Oo. Maraming nagawa. Maraming nakagawa. Maraming tupang naligaw. Nabahaginan. At kaya pala, maraming magagandang reports. Napakaganda. Yung ibang 50%, pwede maging magaling. Pwede pa. Gagawin pa. It's not too late. It's not too late. This week, gagawin, ha? This week, gagawin. Pwede natin gagawin. Walang silbi ang ating pinag-aaralan. Gusto natin magbunga. Para magbunga, kailangan gawin. So yung kabilang 50%, this week, ha? This week. Balik sa listahan. Sino yung tubang naligaw? Sino yung top 5? Ipanalangin sila ng mabuti. Care sa kanila ng mabuti. Share sa kanila. Life testimony. Gospel. Simply lang. Pwede ba this week gagawin, ha? Gagawin. Okay. Very good. Pahinga na kayo. Inhawa na. Hindi ko ihinigin tatayo ang lahat na hindi nagbahagi. Relax na lang, relax. Walang parusa. Encouragement lang. Okay, mga kapatid, ang ginawa natin ngayon, yun din po ang gagawin niyo sa church. Yun din po. Sa T4T, malaking bagay ang accountability. Malaking bagay ang follow-up. Kung ipa-follow-up natin ito, at alam nila ipa-follow-up, asahan, marami mangyari. Kung walang follow-up, asahan, walang mangyayari. Oo, araw ng araw, attend ng attend, duro ng duro, upo ng upo, makinig ng makinig, walang gagawin. Oo, kailangan follow-up. So mabuti pa kayo 50%, maganda yan for the first week. Pero asahan natin, we will ask you again next week, ilan ang share sa inyong tubang nawala? Asahan natin, hindi na 50%. Magiging 80 or 90% na. So warning na ha. Warning na. Yun ang gagawin natin next week. Yun din po ang gagawin sa church. So bawat duro, meron implementation, meron application. Nagawa ba nila? Kailangan alamin. Alamin, tatanungin sila the next week.
Tataas kamay na lang. Doon malalaman nyo kung maraming gumawa, o konting gumawa, o walang gumawa. Ngayon, you don't follow up, it's in your materials. Your materials for local church training, it's in the materials every week. So halimbawa, magtuturo kayo tungkol sa person of peace. The previous week, ang itinuro sa church ay life testimony. Bago magturo ng person of peace, mag-follow up sa life testimony. Mag-follow up para malaman kung nagawa nila. Huwag maging duwag, ha? Huwag maging duwag, magtanong. Kung di magtatanong, baksak. Ito ay isang mahalagang component ng T4T. Ito po ay isang sa mga dahilan kung bakit nagbunga ng napakalaki thousands of churches dahil meron accountability. Kaya kailangan i-follow up. Okay po ba? Follow up natin. Ngayon, pinag-aralan ko ang inyong feedback forms. Marami sa inyo nagturo na ng mga topics. Tapos doon sa report, ang tanong ay ilan ang nagsagawa? Wala kayong isinulat eh. Walang isinulat. Meron din nagsulat. Meron din ng report. Ngunit ang karamihan, nagturo ng prayer care share. Ang next question, ilan ang nagsagawa? Wala kayong isinulat eh. Ibig sabihin, di kayo nag-follow up. Or nalimutan nyo, or akala nyo government form na hindi i-fill up lahat ng boxes. So lahat na yan, mamaya may feedback form, paki-fill up lahat. So kung hindi kayo nag-follow up, this training, this Sunday, mag-follow up ha? Mag-follow up. Mahalaga po ang follow up. Dahil alam natin, people do not do what you expect. Di po ba? You expect them to do, share their life testimony, you expect, they won't do it. People do not do what you expect, but they do what you inspect. Inspect natin. Inspect. Pag alam nila, seryoso ka, gagawin talaga, gagawin din nila. So people do not do what you expect, they do what you inspect. And the more you inspect, the more you can expect. Totoo po. Ngayon, kung mag-follow up kayo at konti lang ang gumawa, huwag kayo mabigo. Kayo mabigo. Buti pa kayo 50% on our first follow-up. Sa church, hindi ko inasahan 50% on the first follow-up. Minsan, 10%. 20%. Konti lang ang gumagawa. Kasi akala nila, makinig lang. As usual, akala nila, as usual. Just listen to the sermon, walang gagawin. Akala nila, ganun pa rin. Hindi na ganun eh. So, pag mag-follow kayo, konti lang ang gumawa, huwag kayo magulat, huwag kayo mabigo. Sabihin mo, okay, kayo na hindi pa nagawa, gawin na ha. Next week, magtatanong ulit ha. Asahan nyo, next week, mas maraming gumawa ng konti. Mas marami ng konti. Hindi na 10%, 20% na. Sa 20%, ang sasabihin nyo ay, magaling! Gumawa kayo! Salamat! Kayo mga 80%, gawin natin this week, ha? This week, gagawin. Pag alam nila by the third follow-up, marami na. Marami na. Mga kapatid, I've done this so many times. So many. At first, they will not do it. Pero pag follow-up tuloy, gagawin nila. Gagawin. So, huwag tayong sumugo. Huwag bumigay. Huwag maging diwag. Huwag mabigo. Follow-up ng follow-up. Kung gusto natin maraming bunga, mahalaga po. Pag-uwin ang follow-up. Tingnan natin yung progress natin sa imparting vision. Kung sapat na ang inyong imparting vision para magsimula kayo ng T4T training sa church ninyo, pwede ba tayong tumayo? Amen. Pwede na. Ito po mga tumayo, pwede na magsimula sa church. Amen? Amen. Amen. Next naman po, pwede na tayong upo. So
Susunod naman, kung kulang pa ang inyong imparting vision at hindi pa kayo nagsimula ng T40 training sa local church ninyo, tumayo. Ibig sabihin, nag-impart na kayo ng vision, pero kulang pa para mag-start ng T40 training. Pwede po bang tumayo? Amen. Praise the Lord. Pero on the way na po to start the T40 training at ang mag-impart na ng vision, purihin ng Diyos. Amen? Amen. Amen. Ngayon naman po, meron pa po bang kailangan patuloy pa rin tayo mag-impart ng vision for making disciples? Walang tigil. Kahit na nakapag-start na ng T40 training, kailangan vision, impart ng vision so that everyone in the church will move with the vision. Amen po ba? May people perish or? Okay, so impart natin yung vision. Doon naman po sa ating PCS, Life Testimony, ano po ba ang encouraging results have you seen this past week as your members have applied prayer, care, share, life testimony, and share the gospel, yung simple lang, kung itinuro na po sa church. Sa ating po groups, pwede po ba natin i-discuss ito, 5 minutes, yung mga encouraging results na nakita natin. Nung ating naituro na sa ating members, apply na itong prayer, care, share, yung life testimony, tsaka yung pagbahagi ng gospel. 5 minutes po i-share natin sa ating group. What have you learned about training all of your church members to implement prayer, care, share, life testimony, and share the gospel simply lang? Share po natin sa grupo natin. Kanina, ano yung encouraging results? Ngayon naman, ano yung natutunan natin, mga leksyon, para mamaya malaman din ng mga kagrupo natin. Yung mga natutunan natin habang ginagawa natin ito, habang in-apply natin. Share po natin, 3 minutes lang. So kanina, may encouraging results. Tapos habang ina-apply natin ito sa ating church, meron din tayong mga bagay na natutunan. Buti na lang ibahagi natin. Ngayon pumunta naman tayo sa isang magandang tanong. How many total persons of peace have you found out so far? Tatanungin po natin. Alam po natin yung concept ng persons of peace. Sa bawat church natin, tayo tanong natin. Unang-una, ilan po ang nakakita na sa inyong church na meron isang person of peace? Isa lang. Pwede po bang tumayo? Nakakita ng isang person of peace. Amen. Very good. Sa person of peace, alam natin maraming madadala. Meron po ba ditong nakakita na sa kanilang church habang ini-implement natin dito 2 or more persons of peace? Meron po ba? 2 or more? Praise the Lord. Sa church, marami na dito. Ngayon po, finally, meron ba tayo sa kalagitnaan natin nakakita na ng 5 or more persons of peace? 1 can really make a big difference. 2, big difference. 3, some church na talaga. Isa lang, pwede na. Amen? So, tandaan natin yung principle ng person of peace. Kung itinuro na po sa church po ito. Okay, share your groups for 3 minutes. Next, what encouraging results have you experienced as God has led your members to persons of peace? Kung itinuro na, report po tayo for 1 minute. Okay, report po tayo for 1 minute. Okay, what have you learned about finding persons of peace based on the feedback from your church members? Ano pong natutunan natin? Okay, what the person of peace based on the feedback of our church members? Okay, sharing your group for 2 minutes. Next, magagawin po natin. We will continue to receive reports about persons of peace in the coming weeks. Okay? Marami po tayo may share about persons of peace, no? In mga experiences natin, encouraging report. But that will be next week pa. So reserve it for next week. Ngayon po, ito po yung lahat. Tayo manalangin. Okay, ngayon, sadako na tayo sa pinaka-hinihintay ko. Hanggang ngayon, dumating na ang araw.
ang gagawin ngayon, ibibigay sa inyo yung first Bible study. So marami na yan nagawa, pero ang gagawin ngayon, yung first Bible study na pwedeng iduro sa lahat ng mga kinakontact natin. So marami na nangyari, pero ngayon ipasok natin ang Bible study para sa kaligtasan, tapos tuloy-tuloy hanggang maging disciples sila. Sa ilang sandali, tingnan natin yung Bible study. Bago yan, balik muna tayo sandali at tingnan natin yung big picture kung ano ang ating nagawa hanggang ngayon at ano ang ating gagawin pa. Wala ito sa inyong notes. So ang pinaka core ng ating gagawin ay locate persons of peace. Yan ang pinaka sentro. Pag meron tayong person of peace, maraming mangyayari at maraming gagawin. Ngunit, para makita ang mga persons of peace, paano gagawin? Yan ang malaking tanong. Nakita natin ang kahalagahan ng person of peace. Ang pangkaraniwang tanong ay, o nga, maganda pag may person of peace, buti pa kayo meron. Paano kami magkakaroon? Well, para mag-locate ng person of peace, ito po. Ito po ang ating ginagawa. Ito po ang ating nagawa hanggang ngayon. Ang pinakasadya, it's not just evangelism. Ang pinakamalaking bungang sadya ay para patakbuhan ang person of peace. So para makita natin ang person of peace, ang ginagawa natin ay prayer, care, share. So, mapit tayo sa mga tao, pray for them sa bahay, show acts of kindness to them, share the gospel with them. Ilan sa kanila, maaari ay person of peace. Kung hindi person of peace, okay pa rin na sila ay contact, pero ang pinaka sadya na ginagawa dito ay para makahanap ang daong ito ay person of peace ba kaya? Pag posible, interesado siya, ang susunod na gagawin ay share your life testimony. Kung ayaw niya makinig sa life testimony, hindi siya person of peace. Pero kung person of peace siya, interesado siya sa life testimony at gusto niyang malaman pa, gusto niyang sasabihin mo pa. So kung ganun, sasabihin mo pa. Ang susunod na sasabihin ay share the gospel, simple lang. Mag-share sa kanila, kung responsive sila, tatanungin natin siya kung pwede siya mag-gather, kung balik tayo sa ating share the gospel, yung huling gagawin, tatanungin siya kung pwede siya mag-gather ng grupo, kapag-anak, kaibigan, kapitbahay, para magkaroon ng Bible study. So, the first, week 5 na yun, the first 4 weeks, ito ang ating ginagawa. Ang pinakasadya ng lahat na ito ay para makita ang persons of peace. Pag meron, yun, nagbunga na. Ang ating layunin, natupad na. Meron na, may person of peace. Pag may person of peace na, ang gagawin ay start the Bible studies. Start the Bible studies. Yan ang pinakamalaking bunga. So, meron process na ginagawa. Ito ang pinaka-sentro, ito ang pinaka-core na ating ginagawa. Para makita siya, ito ang ating gagawin, lahat na napag-aralan hanggang ngayon. Pag meron, ang susunod ay mga Bible studies. At yan ang ating pag-aralan ngayon and the next 3 weeks. Magbibigay ng 4 very powerful Bible studies para maligtas ang lahat ng kasama sa person of peace. So yung po ang daloy, yun ang big picture, yung bird's eye view ng lahat ng ating ginagawa. So may iba't-ibang bahagi, yun po yung kabuuan. So ngayon, dumating na tayo dito. Ito ang ating gagawin ngayon. So maganda ito kasi although nagbunga na, ngunit ang ating ginagawa hanggang ngayon, it's mostly preparation para my personal peace na may Bible study na. Doon magbubunga ng malaki. Kaya, ang lahat ng ating preparation ay asahan natin, mag-ani na. Kung may personal peace na, tatawag na sila, may Bible study na, bibigay na, ani na, asahan, malaki na ang bunga. Kaya, ikaw ang hinihintay ko. Asahan natin, next week, maraming magagandang reports. So, ang gagawin, meron tayong Bible story, isang makapangyarihan, kwento.
dugo sa babaeng pinag-awad sa maraming kasalanan. Kwento ng malakas ang dating. Yan ang isi-share natin sa inyo ngayon. Ito ang inyong may isi-share sa kasama sa inyong mga personal peace. Para ibigay sa inyo, magkakaroon tayo ng demonstration. Sa isang sandali, lalapit si Pastor Rico dito. Meron siyang kasama sa Bible study. Pero atin lang. So, arte lang sila na sila ay first-timers. First-timers. Siguro mga pastor yan. Pero arte sila na hindi pa ligtas. Hindi pa nila alam ang gospel. Kung ganun, makikita niyo yung tapo ng Bible study. So, si Pastor Rico, mayaman ang kanyang karanasan sa pamuna sa Bible study na ito. So, mag-observe tayo ng mabuti kung ano ang gagawin ni Pastor Rico para muna sa Bible study. Yun din ang pwede niyong gawin para manguna din kayo ng Bible study. Bibigay materials sa inyo mamaya. Meron din sa inyong handouts ngayon. Ngayon, meron na ilan sa inyo na ginamit na ninyo itong Bible study. Kung ginamit na ninyo ito, hihilingin namin sa inyo, kayo ay magtuturo ngayong araw. Pero pahinga lang. Relax lang. Kayo magtuturo sa small groupings lang. Small groupings. So, pagkatapos ng demonstration, magkakaroon tayo ng debriefing. Tapos, pagkatapos ng debriefing ng ating mga natutunan, hihilingin ko kung sino ang gumamit na ng lesson na ito. At meron na ilan sa inyo, nagduro na kayo ng lesson. Kayo na hindi pa nagduro ng ganitong lesson, maghanap kayo ng nagduro na. Kakausapin yun yung nagduro na and learn all you can from them. Pick their brain. Learn all you can from them. Sa kanilang karanasan na sila ay nagduro ng lesson. So kung kayo, may ilan na sa inyo, nagduro na kayo, habang nagdedemo, mag-isip kayo, anong ibabahagi ko sa aking karanasan sa mga gagamit na para lalong magbubungas sila. So yan ang gagawin natin pagkatapos.